Ang mga Pinoy nga naman, ang cellphone di mabitaw-bitawan. Hahamakin ang lahat, may text ka lang. Kaya kahit sa paglalakad sa kalsada, sige pa rin sa pagdutdot. Ang isang ang ito, akala niya nasa sidewalk pa siya. Di na malayang nasa gitna na pala ng kalsada. May tinetext lang po ako. Hindi ko napansin na nandito na pala ako sa ano. Yung iba, kanya-kanya namang dahilan. Hindi naman ako nagtitext eh. Ano? Ginagawa mo? Lang ako sa cellphone ko. Kuyang, texting while walking, hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba natatakot sa safety mo? Baka ma-accident. Nakatawid naman ako. Hindi, sanay na rin naman kasi ako. Ay, baka matalisod ka. Ay, hindi, kita ko naman siya. Sa isang pag-aaral noong 2013, inobserbahan ng Save Kids Worldwide ang pagtawid sa kalsada ng mahigit 34,000 mag-aaral sa Estados Unidos. Napag-alaman nilang isa sa limang mag-aaral sa high school ang tumawid habang distracted o may ibang pinagkakaabalahan. Sa mga naobserbang naglalakad ng distracted, 39% ang nagtitext habang tumatawid. Sa Pilipinas, meron ng mga insidente ng mga nadisgrasya sa daan dahil hindi matanggal ang mata sa cellphone. Sa kuwang ito ng CCTV sa Kulyat, Quezon City, nagtitext habang tumatawid ang lalaking ito nang bigla siyang matumbok ng isang dumarang sasakyan. Ang kolehiyalang ito naman, nasa kasarapan ng pakikipag-text ng agawan ng cellphone sa Santa Cruz, Maynila. Nakaladkad pa at nasuntok siya ng suspect nang hindi bumitaw sa kanyang cellphone. Kasi nga, busy ka dito sa telepono, so yung na-out of focus ka sa maraming bagay. Pag lumabas ka kasi ng bahay, dapat alert ka sa maraming bagay eh. Pero kung nakatext ka lang, hindi mo alam nga kung may gamit ka o wala eh. Kaya nga raw may mga lugar sa bansa kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagtitext sa mga tawiran. Sa Subic, actually, no? So, bawal mag-text habang tumatawid. So, ano lang yan? Programa lang yan ng mayor or ng vice mayor. No, kasi siguro may karanasan na sila na maraming nasa gasaan na sagi na bangga dahil nagtitext sila. Pero sa tanong kung dapat na bang isabatas ito, baka raw di uubra ayon sa mga eksperto. Lalo pat ang Pinas, tinaguri ang text capital of the world. Karapatan ng mga tao mag-text, no? Kasi anyo ng komunikasyon yan. So siguro ordinansa, pero hindi pwedeng isang blanket na batas para dito. Kasi iba't iba yung kultura ng mga tao. Kaya ang pinakamaigirong gawin, sakaling kailangan na talagang mag-text. Pumunta ka sa isang safe na lugar kung gusto mo mag-text, yung talagang emergency. At huwag sa public. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.